Ayan, so nandito tayo ngayon sa KRB. Nagbaba kami ng motor kasi ngayon din namin titestingin itong Suzuki Skydrive Crossover. 113cc siya, tulad nung crossover na underbone. So yan yung kanyang display panel. May 3 bars ba ito mapagasa ko? Tingnan natin yung kanyang compartment. Yun. Pwede rin pala siyang lagyan ng stuff. Honestly, first time kong magti-trail ng automatic ang gamit. So, tingnan natin kung kaya ko ba. And kasi naman din yung gulong niya, hindi naman ganun ka-aggressive for off-road. Pero I think siguro naman kakayanin. Ito ang stock na gulong ng crossover Skydrive. Yan ang stock ng gulong sa harap. Yan ang sa harap. May sin brakes tulad ng Raider J crossover. Yan. Ito naman yung gulong niya sa likod. Okay. So, ang size niya is parang regular na mga 125 na scooter. Yan ang perfect for daily driving, everyday commute, compact. So, ang difference lang siguro niya is yung handlebar niya, o. Oh, diba? Tingnan natin kung pag sa offer, magbabawas pa tayo ng hangin. Pero so far, dahil mayroon pa tayong konting kalye, wag muna, doon na. Alright. Let's do this. Suzuki Skydrive Crossover. Let's go. Babawas tayo ng konting hangin dahil wala siyang tire lock. Konti lang talaga. Parang matigas pa. Pasok na tayo sa off-road. Good luck to us and please Lord guide me. Okay, let's go. Tagtag siya compared sa Raider J crossover. Pero maganda dito, syempre automatic. At saka yung rear brake nasa kamay mo.
Nabi? Meron bang nabi na ganitong size? Dito nasa ano, kamay ko yung preno sa likod. Hindi ako nag-aapak. Oh, kasi wizard, 'di ba, hindi mo matansya kasi bigat ng boots eh. Oh, sumisete tuloy. Mataas yung ground clearance niya. Nagapang mo ba yung ahon? Hindi, kanina yung ganun mo, masusunog yun. Full throttle. Nawala. Kasi ang scooter, full throttle, half throttle, pares lang takbo. Masusunog lang kasi pag full throttle. So half ko lang? Kaya kung hanggang siya sa umaandar, kailangan makapa mo siya. Pag umandar na, pag full mo at hindi pa rin umabante, atras ka. Okay. O pag ganyan, umabante ka, final mo, hindi pa rin umabante, bitaw ka. Kasi kusang kumakambyo yan eh. Okay. Ang problema pag final mo, akambyo siya ng kusa. Aahon ka ng kwarta, kinta kaya nagsusunod. Ah, kaya. Kasi torque drive yan eh, parang bisikleta yan eh. Pag final mo yan at umarpm to, automatic yung pulley mag-engage siya, ilalagay niya sa high gear kasi naka full throttle ka. Kaya lang speed mo mabagal. Gets. Para kang nagte-trail. Pwede ko rin laruin pala. Tersera. Laruin mo. Kwarta, parang ganun. Laruin mo yung throttle, ganun. Kaya pag yung finol mo, para kang umakit ng kinta. Ah, kaya. So, kaya bumagal. Problema nito. Marami-rami pa itong ahon. Hindi nga daw pwede full throttle. Eh, kunin ko lang yung speed to, half throttle to. Half lang to. Oo, yan o. Oh. Ah, okay. Gets ko na. Meron din palang gearing. Para rin pala itong manual, pero throttle. Sa throttle mo kukontrolin. Kala ko kasi, oo, pwede mo pa rin palang timplahin. Parang go-kart.
Kinakabahan ako. Pag nawawala, ano? Ah, sige, sige. Okay, okay. Ayun nga, oh. May bunot siya, oh. Pagka throttle, may bunot siya, man. Kaya ako nang dalhin, yes! Tinatali namin sa puno yan eh. Okay lang kung padiretso. Nagsisiko yung iba eh. Kaya talagang palimutan. Kaya mo eh kasi tumitumil lang kayo eh. Mahirap ka lang. Kaya na! Binuga yung motor ko. Go, go. May pagkasa na tayo dyan sa baba. May mga itlog. Nang? Ibon? Ito kayo sa tayo pa sa ano. Di first time nyo. Di tuwa kayo sa akin. Kasi mo dimurin yung kwet ko, diba? Marawat kayo sa akin. Sa akin. Pansit kanto lang. O kanya. Okay. Nung nagpesta ba, nagtinda rin siya? Oo.